Magandang gabi sa lahat and welcome to my channel, Just Your Vlog. So mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the like button, no? Para naman may pang-swelo kayo. Aga-aga, Just. So ayun na nga, balik tayo guys. Ang pag-uusapan natin ngayong topic, no? About sa mining and possible daily income dito. And FYI, no? Passive. Okay? Pag sinabi mong passive, eh, wala kang gagawin. Mangongolekta ka lang ng mangongolekta sa mga napaglaro na dito ng ano ba? Ng Farmville, yung parang ganyan, mag-aantay mo na lang tutubo, no? May aantayin ka na lang, mag-harvest ka na lang. Mga ganun bang style ng klase ng laro na wala kang gagawin pero kumikita ka. Okay? So pag-usapan natin. And nga pala guys, ha, magsisimula na ang countdown nito from tonight, no? Tonight hanggang December and December 31. Okay? Ano ba 'to? Yung 25% discount ng pack. So makakamura kayo dito kung maaga kayo makakabili. Unless sa January kayo bibili, so babalik na siya sa normal na 12,000 FUR. So yun na nga, dahil ibang topic natin ngayon, gusto ko pag-usapan natin yung kikitain natin dito. Okay? So papakita ko muna sa inyo ano yung mga ano, mga possible, and eh na nga, nakakausap natin yung mga moderator dito, sa devs, no? About sa coming update na to. And kinonfirm natin lahat ng mga confusing na mga gumugulo sa isip natin once meron tayo nito. Ano ba to? Ganyan. So, ayun. Sinama ko na lahat, no? Okay. So, ngayon, gumawa tayo ng chart, no? So, ayan. Possible daily passive income using miners, okay? Hindi yung combat natin. Yung combat natin yun yung currently hawak nating team na cards, okay? So, ayan, number one, investment. Mag-i-invest tayo sa 9,000 FUR kada isang miner. Okay? 25% pa lang yung sale niya, okay? So, ayan. Tapos, nakikita na dito yung early income, yung per hora na kikitain natin. Kasi, makita nyo dito, guys, ayan. Ang ordinary, okay, pag merong ordinary card, nakakuha ka, example. So, ayan ang kikitain mo, no? 60 yung resources na makukuha mo. Tapos naman, pag syempre, pag na, yung max na speed niya, 130, pag napa-level 30 mo yun. E, ang usapan lang natin, level 1, diba? So, ayan na. Ayan na, minimum level 2, 1 to 30 lang, okay? So, dadagdag, mas tataas pa yung mining na makuha mo hourly kapag ginamita mo siya ng tools, okay? Pickaxe ba yun or ano ba? Pickaxe, axe, ganun. Tools, basta tools, okay? Kung ano yung man lalabas na tools na yun, makakapagpadagdag siya ng income natin na resources, okay? Eh, just, sabi mo, resources, hindi naman natin yung mabebenta eh. Guys, mabebenta natin siya sa market, okay? Magkakaroon na ng filter ang sa market. So, ay, mamaya ilalagay ko sa picture. Ayan, oh, makikita nyo. Yan. Diyan, magkakaroon na niyan, okay? Makikita nyo dyan. Pwede kayo mag-withdraw. And, ayan, pwede nyo, anuhin, bilhin yung mga resources sa market, okay? Aayusin nila yan, no? Wala kayo walang problema. So, yun, ang pinapakita nga nila sa starting pa lang ng bayan ng resources, okay, kasi nga, makulit kayo, tinatanong nyo ako. So, yun, hanapin natin yung message ng devs about dun, okay? So, ayan, hanapin natin. Okay, hanapin lang natin. So, eto, nakita natin, okay? 60 resources per hour, yes. At the beginning, there will not be resources in market. Wala daw ni resources kahit ano. We assume starting price at level 1 FUR. Ayan, 1 FUR per each resource. Okay? Example, merong 1 wood. Magkano ang value niyan? 1 FUR. Okay? E kung meron kang 60 na wood, 60 FUR. 100, 100 FUR. Di ba? Madali naman mag-math. Hello? Yung magagaling mag-math, di absent. So, ayan, the price will grow
in this case of deficit of resources and the need to spend them to scale. So ito nakadepende na nga to sa demand and in demand ng ano, parang isa lang. yung pagka-demand ng ano ng resources. Kunyari, siyempre sa unang-una, talagang kailangan yan. Yung mga gusto mabilis mag-max agad yung miner nila, bibili yan sa market, bibili agad sa mga ano yan, player, okay? Pag na-max na sila, so wala na silang problema, upgrade na lang nila ng max, earning na lang sila ng earning. So, yun yung pinaka-ano na ito, ano, pag nauna ka talaga, ano? So, ano pa ba yung ano natin? So, yan nga, yung early income, paano natin makukumpute yan, just so masyado magulo. So, sinasabi nga dito, 60 per hour. Okay, level 1 lang tayo magsisimula, guys, ha. Sobrang worst case scenario lang to. Sa example, nakikita natin yun, maraming hindi kaya ng budget, kapos sa budget. Siguro yung makaisang bill ka lang ng miner, malaking bagay na, no? No? Para ma-encourage kayo, guys. Hindi to be encouraged in this kasi nakita ko naman na sobrang positive niya eh. Isipin mo, gagastos ka lang ng 9,000 FUR, meron ka ng possibly income daily, hourly. Hourly talaga siya, hourly. Okay? So, ayan, kumpitin natin ha. Ordinary, meron kang ordinary, for example. So, pumapalo siya ng 60, okay? Meron kang 60 resources per hour. Ngayon, sa isang araw, ilang oras ba meron? Diba 24? Ito times natin siya sa 24. Okay? So nakita nyo guys, meron ka ng 1,440. Sulat natin ha. 1,000 ang hourly. Ay, lagay muna natin ng hourly, no? Daily na pala to, daily. Ayan. Pero yung nakita nyo, ang hourly niya, times natin, 60, no? 60 sa ordinary. Yan, 60 times 1 hour. Okay? Equals 60. Siyempre, 60. Sino ba ng bobo? Okay? Lagay natin ng ganyan resources. Tapos dito, 60 times, ayan, 24. Ay, doon na pala sa baba yun. Okay? Sa daily na to. Kasi 24 hours na to, no? Yan, 60 times 24 equals ilan ba yun? Diba? Ilan ba yun? Nakalimutan natin. 24 o 1,440 na resources. 1,440 resources. Okay. Yan yung daily and hourly income. E paano kung meron tayong tools? Diba? Ano lagay ko pa ba? Okay, sige, sabihin natin, lagay natin. Pero bago natin ilagay yun, tignan nyo na lang guys. 1,140 resources. Sabi sa ano dito, di ba? Sabi nga niya dito. Ang ito guys, oh, assuming starting price at level 1 at level 1 FUR ang isang resources, okay? Ang isang wood or iron ano makuha mo man, eh nakakuha ka ng 1,140. Magkano yun? Isang araw yun, ha? Daily yun. Daily na yun. Ang hourly din, 60. So, malaking bagay. Ang tanong dito, may ginawa ka ba dyan? Hindi. Gumising ka, kumain ka, natanghali ka na, merienda ka, nanood ka ng TV, naglaro ka ng pang NFT game, natulog ka uli. Sinilip mo lang yung pagan gods. Kasi, bumili ka ng pack, di ba? Ng miners. So, chinik mo lang, pagtingin mo, meron ka nang naipon na ganito. 1,140. Diba? Yung gigising ka, ulala, heaven, may pang McDo Jollibee na. So, ayan nga, 1,140 yan, okay? Malaki na yan guys, sa simula. So, yun nga, hindi siya mag-i-stay siguro ng ganyan, no? Hindi mag-i-stay ng ganyan. Nakadepende pa rin yan. Volatile yan, in the future and middle game, hindi natin alam paano ang andar na ito, okay? Sa market. Okay? So, yun nga, yun na yung pinaka-income mo. E, paano kung lagyan natin ng tools yan, Jazz? Aba, ibang usapan na yan, no? O, ayan ha, ordinary lang to, guys. Ordinary, kinakrap to, okay? Kaya hindi ko siya sinama sa una kasi kinakrap tong tools na to. Basahin natin. Okay, use resources not only to increase the level of units, hindi lang magpapalabel ng
miners, but also to create tools and expand warehouse. Ayun pa, may dagdag warehouse pa nga. So, ayun na, confirm natin uli dito. Okay. Ayan, ito, makita nyo guys. Ayan, pwede siyang ano, pwede siyang mag-craft ng weapons and armors. Pwedeng gamitin sa mga cards natin na combat units, which yung hawak natin ngayon, okay? Malinaw ah, ano yung hawak natin ngayon? Yung sinasabi nila lalabas na smithy, no? Hindi ko pa alam yun, pero siguro isasabi na nga nila to sa January na labas ng update, di ba? So, dito makapag-create ka na ng weapon and armor. Gamit na itong mga resources. Runes, yun nga, gamit ng runes. And yun nga, mga resources, FUR, sama-sama sila, okay? So, lahat sila konektado sa isa't isa. Okay? Weapon, armor, battle units, also runes for leveling up battle and mining units. So, lahat. Tapos, eto pa, may future pa nga, di ba? Fortification for raids and guild wars. Pag inatake ka, parang sa COC, pag natake ka na or hindi ka pa natake, magkakaroon ka ng shield, hindi ka maatake ng kalaban, hindi ka niya mananakawan ng resources. Okay? Next ko na lang iyaan yung topic na yun about doon, no? Sa mga ganong klaseng strategy. So, balik tayo. Hanapin pala natin, no? Ito pa, ano ba ba? So, ayan, ayan. Ano ba ba? Ito. So, ayan. Sa mga nagtatanong, yun nga. Just, ano ba? Nyari, bumili kami ng pack. Hindi ba namin mabibenta yung pack? Hindi mabibenta yung packs, okay? Hindi talaga siya tradable yung packs. Kasi pag bumili kayo ng packs, okay? Pag bumili kayo ng minor packs, automatically mag-o-open siya at makaka-receive kayo ng random rarity na minor card. And yun yung pwedeng i-trade. Malalagay nyo sa market yun. Pwedeng ibenta, pero yung pack imposible. Kasi direkta na nga siya mag-open. Ulit-ulit. Ulit-ulit lang ako. So, yun na nga. Pwede siya matrade. Okay? Pwede mabenta kung ayaw mo nun. Okay? Walang problema. Buhay mo yan, ha? Kanya-kanya tayo. Okay? So, yun. Okay, pati yung resources. Yun na nga. Sabi nga dito. Okay. So, yun na nga. Lagay na natin, no? Nakunyari, nakapag-grab na tayo nito ng tools. Plus 70. Lagay natin. So, ayan. Lagay natin 70 dito, no? Ayan. Plus 60 natin yan. Plus 60. Yung 60 natin, yun nga, yung normal natin, ordinary card. So, meron tayong 130. Okay? 130 times ngayon. Ano, per hour nito. Ilan na per hour nito? 130, no? Ayan. Lagay natin dito. 130. Kumitools to, ha? 1 hour tapos 130 resources with tools, no? Ganyan. Tapos naman dito sa kabila, which is 130 na nga siya, times natin sa 24 is equals to check mat 3,120. Ang guguluan na kayo. With tools to, no? With tools, okay? With tools. Tools. Ayan, with tools. So, ang laki ng diferensya, guys, no? Makikita nyo, 3,120 resources daily to. Ito naman yung hourly. Saan mo pupulutin yan na natutulog ka lang? Kumakain ka, nakakakuha ka nun, di ba? Tapos, ibebenta mo na lang. Isipin nyo itong 3,120 na to. Isipin nyo FUR siya. Sa mga hanapin yan, na makakalot ka ng ganyang kalaking FUR, diba? Hindi mo mahanap yun, no? Siyempre, iisang miner pa lang to. Yung pa yung matindi dun, guys, eh. Isa pa lang tong miner na to. Ilan ba ang maximum miner? Just para malinaw. Ilan ang maximum miner na pwedeng bilhin? So, yan, okay? You can use at the same time 5 units for wood and 5 for iron mining. So, taglima muna yung simula, okay? Taglima lang muna yung pwede. Total ng 10. Excuse me. Also, you can expand your mine and sawmill to 20 slot each.
So, pwede pa pala siyang i-upgrade ng tag 20. Okay? Hindi lang 5. Tag 20 pirasong miners. Okay? Depende. Hindi natin alam paano yung upgrade nun. Pero, tag 20 yung maximum. Tag 20, ah, malinaw. So, marami-raming miner yon guys. Isipin nyo, isa pa lang magkano na. Ordinary pa lang ang usapan. Ordinary rin tools. Okay? Sobrang linaw na nun. Hindi na magulo. So, ayan yung pinaka, ano mo, ah, daily income mo, 3,120. Isa pa lang. Sabihin natin, meron kang 5. No? Meron kang 5. Meron kang 5 miner. Ah, maligalig ka. I mean, mayaman ka eh, no? Sa mga mayaman dyan. Pangkape lang, baka naman. So, times natin sa 5, itong 3,120, no? Times 3,120 na resources. Okay? 3,120. Isan ba yung ano calculator natin? Nahilo tayo dito eh. Okay? 5 times na ano? 3,120. Tama ba ako? Tama ba ako? Ayun, tama nga ako. So, meron kang makukuha sa isang araw na 15,600 resources. Isipin mo guys, ha? Isipin nyo guys, kung maaga kayo at ito ang value niya, 1 FUR, isa sa market, 'di ba? Sa mga higher level, bibili na nila 'to. Tama? Kasi bakit? Gusto agad nilang mag-max upgrade ng mga miner nila. Ewan ko nung trip nila, pero bibili nila yan for sure, alam ko. Kaya maaga mag-aubusan 'yan. Or in the worst case, hindi siya mabebenta agad-agad, no? Pero hindi natin alam talaga eh. Pero ito talaga makikita yung malaki. 5 miner pa lang to na meron ka. Meron ka ng 15,600 na resources, okay? Ayan, 15,600 na resources. Kung equivalent mo to sa FUR, 15,000. Ayan, lagay natin dito. FUR, okay, 15,600. Grabe, in one day. Passive income. Oh, isipin nyo yan guys, 5 lang yung miner na ginamit dito, 15,000 FUR. Yung 15,000 FUR, ang hirap kitain ito. Parang sa isang araw, napuyat ka dito, nag-alarm ka, di ba? Parang alam ko nag-a-alarm tayo dyan eh. Makaipon lang tayo ng 15,000 FUR. Masaya na nga tayo pag nakakapalo tayo sa sinister or higher level, nakakuha tayo ng mga 2,000, 1,000 FUR. Di ba? Ang laking bagay. Ito pa 15,000 sa isang araw. Matindi, wala kang ginawa. Saan may gawin ka? Oh. Wala kang ginawa. Di ba? Bumili ka lang ng miner, nilagay mo, dineploy mo. Nagmamain siya ng kusa, guys. Wala kang gagawin. Ha-harvest ka lang. Kiklaim mo lang, okay? So, about dun sa claiming, guys, ako sa inyo, nire-recommend ko, 30 days. Hayaan nyo maipon yung mga resources nyo ng 30 days. Saka nyo siya i-claim para walang tax. 100% yung makukuha yun at walang mababawas doon sa resources. Okay? Pero nasa inyo yung discarte nyo kung paano yun. Okay? Suggestion lang naman yun. Huwag yun naman, no? So, ayan na guys. Binigay ko sa inyo mga possible income dito. Pwede kang wag mag-tools. Pwede kang mag-tools na agad. Ordinary pa lang. So, ayan. Makita nyo, meron agad dito na income. Okay? May income agad. Sa 9,000 FUR, magsimula ka. One day lang, oh, 5 to. Kung isa ka naman, meron ka na agad sa isang araw 1,440 resources. Eh magkano po na mo? 9,000, 'di ba? Oh, ilang araw mo lang 'yang gagawin? 9 na araw ka natulog o 8. Bawi mo na 'yan, natulog ka lang, wala kang ginawa. Eh 30 days 'yung bago mo ma-claim. Kung ganun ang strategy mo. Sobrang bawi 'yun. Sobra na 'yan. Okay? So 'yun lang guys, 'yun ang pinaka-update ko sa inyo, no? Ano ba yung pwede kong ma-explain dito para malinaw sa inyo? Yun, natitrade yun ha. Tandaan nyo. And, eto. Yan. Tradable siya. Okay. So, ayan. Yung mga ano. Anong magagawa nyo sa resources? Okay. For tools, weapon, armor, defenses, etc.
Okay? So, ayan. So, ayun. Meron nga pala, guys, na durability ang mga tools. Okay? So, nasisira sila. Kailangan nating i-repair sila. Okay? Ano bang ang equivalency ng repair nito? Every, 'di ba, merong 100 over 100 na durability. Ayan, no, kinonfirm ng isang moderator. 100 over 100 na durability ang isang weapon. From ordinary to legend, iisa lang sila ng durability. Ang pinag-aiba kasi nila, yung mining speed nila na capacity na kaya nila. So, doon sila nagtatalo. And yun na nga, kada isang mababawas mo niyan, Teka lang. Ibobos ko lang, no? Medyo na. Ayun nga pala, guys, yun. Naalala ko na. Ang kada isang durability is equivalent to 1 hour. Okay? So, total nito, meron tong 100 hours na durability. So, example, 24 hours mong nagamit yung isang tools, so mababawasan ng 24 durability yung tools mo. Okay? Sa miner mo. Okay? Eh, kung mga ilang araw mo, yun siguro, 4 na araw, may matitira dun, 4 na lang, no? Repair mo na yun, no? Para mag-100 uli. So, kailangan niya rin ng resources. So, yun nga, talagang konektado sila lahat, no? So, yun. Ewan ko lang kung may mga tanong pa kayo na hindi ko na-explain dito, no? Di natin nabigyan ng idea. I-comment nyo lang, no? And para nga pala sa mga, shoutout natin. Eto sila.